araw, kabayan. Ito ang iyong Ate Nora Lucero. Narito ang Pag-asa sa Kanyang Salita. Ang ating verse today ay mababasa natin sa Proverbs 21:20, sa sali ng Magandang Balita Biblia. Ang bahay ng matalino'y napupuno ng kayamanan, ngunit lahat ay winawaldas ng taong mangmang. Habang sa Luke 14:28, ganito naman ang sinasabi. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya, upang matiyak na may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipatatayo? Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Sa linggong ito, nasa serye tayo ng Tips for OFWs When Visiting Home. Gusto natin na maging masaya, hassle-free at memorable ang iyong pag-uwi, kaya't dapat itong paghandaan ng mabuti. Ikalawang tip, kabayan, have a long-term mindset. Kabayan, noong una kang umalis, hindi mo naman inisip na pang isang kontrata ka lamang, hindi ba? Marahil, ang intensyon mo ay mapagtapos ng kolehiyo ang iyong mga anak, makapagpundar ng bahay at lupa, o makapagtayo ng negosyo. Hindi kayang pondohan ang lahat ng iyan ng isang kontrata lamang. Pero, nakalulungkot na marami sa ating mga kababayan ang tumanda na sa ibang bansa dahil pang short term lamang ang kanilang mindset. Makikita ito sa tuwing uuwi sila sa Pilipinas. Kasi kung makagasta, parang wala ng bukas. Hindi lang buhay turista, buhay hari pa. Siguro nga ay dahil sinusulit ang lahat ng hirap at pangungulila sa ibang bansa. Pero huwag sanang kalimutan na walang kasiguraduhan ang buhay. Paano ka nakatitiyak na habang nagtatampisaw ka sa malinaw na tubig ng Boracay o El Nido, ay may babalikan ka pang trabaho? Alam mo naman siguro ang nangyari sa marami nating kababayan sa Saudi Arabia. 11,000 sa kanila ang nawala ng trabaho nang bumagsak ang presyo ng langis. Sino ba naman mag-aakala na mangyayari ito? Pero nangyari. Okay lang naman na mag-happy-happy, pero huwag namang sobra. Huwag waldasin ang pinagtuluan ng pawis at dugo sa mga bagay na walang kapararakan. Isa pa, hindi tayo habang panahon bata at malakas, kabayan. Hindi masamang magtabi-tabi na para sa hinaharap, di ba? I-enjoy mo ang well-deserved break, kabayan, pero balansehin mo rin ito. Mas masarap yung tumanda ka sa piling ng iyong pamilya kaysa sa huklubang ka na ay kayod pa rin sa disyerto dahil wala kang naimpok. May kaibigan ako na may anak na nagtatrabaho sa Australia. 23 anyos pa lang si Sar, pero nakatutuwa ang maturity na ipinamalas nito nang umuwi para magbakasyon. Kwento ng kaibigan ko, sinabi daw niya sa anak habang naghahapunan sila sa isang mamahaling restaurant para sa kanyang birthday, "Anak, mahal dito. Hindi ba kakapusin ang budget mo?" Ang sagot ng binata, "Hindi po, ma. Kwentado ko po lahat ang gagastusin sa pag-uwi ko. Pinaghandaan ko po ito. Don't worry. May bukod, naipo na po ako." Wisdom from the mouth of babes. Magandang tularan, hindi ba? Salamat, kabayan, sa pagsama mo sa amin ngayong araw. Naway patuloy kang pagpalain ng Panginoon, gayon din ay pagpalain ang iyong pamilya at ang iyong pagsusumikap. Muli, ito ang iyong Ate Nora.
Nawa ay madama mo ang pag-asa sa kanyang salita.